tonight dahil siya na Now we have Jimpy and we're going to Freebie Manila. Hello po. First, congratulations. Ang ganda ng trailer, ha? First question for Carla. Kasi your last pa talaga was to have and to hold, di ba? Although merong Voltes 5 na short. Parang sulit naman yung matagal mong pahinga. Yes. Intense. Parang hindi naman po ako nabahinga kung totoo siya. Kasi may guest roles po yung binigay niya. Yes. Pero first muna, paano ka na pa-oo sa ganitong klaseng role? Sobrang kinabahan po ako. Si Miss Kit. Yan po. Miss Kit po ang nakausap ko. I appreciate her. I want to thank her. Kasi talaga she took the time to explain the role very well to me. Ay, grabe po. Meaning ko, I was hesitant at first kasi hindi ko alam kung kaya, kakayanin ko, kung kaya po. Kasi mahirap na nga po yung isang role, dalawa ko pong role. And then, of course, it's my first time playing yung ganung salbahe na character ko. So, na-explain po niya ng mabuti and lalo po ako na-excite. And of course, working with such an amazing cast, looking forward po ako noon working with Direct Jerry for the first time. So, yun yung talaga, okay, let's do this. Hindi na yung parang challenging siya, pero dapat ready tayong mag-accept or take yung mga challenges. Pero tama ba ako, there are scenes na ginawa ni Beauty na gagawin mo din and meron ding ganun sa'yo, Beauty? Kasi yes, di ba parang nagpapalit? Yes, kung na ulti mo yung positions po ng head, ng mata, ng kamay, braso, kailangan eksakto po. So, minimeasure po namin yun because we do a lot of backplating, may mga effects po kami. Napaka-precise po nun. Pag namali po namin, hindi lang po iisang take, minsan nag-re-shoot pa po kami ng another taping day. So mahirap po yun because a lot of our scenes po ganun po. We do it not just once, twice, pero over and over kasi nagpapalit po kami. So yun, yung mga ginagawa po niya, kailangan ko rin kong gawin. Yung mga ginagawa ko sa eksena, gagawin din po. So for you, Carla and Beauty, paano niyo inaaral yung isa't isa? Kasi yun nga, kailangan consistent yung characters, di ba? Sabi ko po kay Beauty, huwag niya galingan masyado. Napakahirap magayangin. Grabe. May ito niya sinasabi ko, Beauty, huwag mo masyadong galingan. Ako, I love teasing her kung saan nilalagay yung mga kamay ko. Si Beauty din may mga times na nahihirapan niya siya, puro iyak-iyakin, gano'n. But, like ako, in-observe ko si Beauty and pinapanood ko po sa monitor yung mga playback, yung mga eksena po niya. Para kahit pa paano, hindi naman every po siya ma-memorize. Every time she cries, I always say, bakit kamukha mo si Mama Mary? Mary. Ayan po siya umiyak. Teka lang muna, paano pa yan? Yeah, so ano naman, kumbaga, hindi naman po namin sobrang talagang aral na aral to a T, pero yun, we observe each other a lot and then nire-review po namin yung mga eksena sa monitor para may guide po kami. And then of course, this is GMA Afternoon Prime, no? And may isang eksena na nga doon na nagsabunutan na. Pero yun nga, dahil may astral projection, kala namin baka hindi magsasabong yung character. So merong catfights pa din. Ay, hindi po mabibilang sa sobrang dami! Hindi lang po catfight, naging stunt women po kami dito talaga ni Beauty Gonzalez. Kaya abangan niyo po kasi hindi lang yan drama, hindi lang po may pagka-fantasy. Talagang action po itong story. Pero yes, abangan niyo po kasi maluloka po kayo dun sa mga ganong intense na eksena. Ikaw, Beauty, from ABS pa lang naman sanay ka ng nagiging stunt woman pag panghapon, di ba? Siya pa po nagtuturo sa mga stunt. Yes, parang it's fun. I love doing it. I mean, if kaya ng katawan ko, why not? And of course, naman, alam ko naman pag hindi na kaya, hindi na ako mag-volunteer. But it's fun to do a lot of things aside from acting lang, but also may action din. So it's fun. And then for Sir Gabby, of course, reunion niya ni Carla, no? And Miss Celia, very because of yung itong casting. But, kamusta yung dynamics po ngayon? At syempre kayo rin po na nagbabalik sa Afternoon Prime after the very successful ika-anim na utos. Wala namang pagbabago eh. Ganun pa rin si Carla. Maganda pa rin. Yan. At saka magaling. Actually, naaliw nga ako sa kanila eh. Pagka si Carla na kasi Lucy na kaharap ko, hindi ko alam kung siya pa rin si Farah. Kaya kasi yung Farah nagiging mabait, yung tapos yung Lucy nagiging masama. Kaya tama, okay ba yung pangalan na talagang sinadya niya na gano'n? Kasi Lucy Farah. Lucy Farah. Kung nagiging Lucy, di ba naging sumasama siya, nagiging Lucy Farah. Eh Farah naman yung isa. Ang galing. So actually, naalim ako ang audience nila. Pagka kumaarte sila, pinanunood ko sila. Ako naalim.
So, palagi ko yan ang paaabangan ng ating audience eh, kung paano nila makikita si Farah kay Lucy, kay si Lucy kay Farah, or makikita nila si Carla kay, di ba? Yan lang yan, kay Beauty. Pero paano po niyo madi-differentiate si Darius from Rome? Kasi kayo na naman po ang pinag-aagawan ng dalawang magagandang babae. Ah, wala. Nahuhulog lang ako sa kanila eh. Sa pit, di ba? Parati akong nahuhulog. Parati akong nakadapa. Parati akong down, di lang down. Pero wala yung role kasi niya. Parang ordinaryong tao lang eh. Kaya architect ko. Naghahanap ng, ano yung trabaho ng isang gano'n, contractor. Marami naman din ako nakakausap nila. Simple tao lang lang din naman sila. Ayun. And last question po for Miss Kit or anyone po can answer from the production. No? Paano po naisip na si Beauty and Carla yung pagtatapatin for this? Parang paano nyo na-find yung chemistry na sila yung makakagawa ng characters of each other? Hello. We really wanted talaga ha yung talagang dekalibre ng mga actresses natin, and of course sakto ang swerte namin na they were available, and talaga we really wanted na hindi maiisipin na kontrabida, hindi maiisipin na bida, pareho sila na talagang lead actresses talaga, the best in their group. So yun, that's why we got the best lang talaga. Okay, thank you so much, Mike. Congratulations to them.